Mga kamaster, mag-room service kami ng rep. Andito yung customer namin. Suyod kong sinilas. Lupin, isuyod ba? Lupin! Bago na nai dito, sir. Sagdira, sagdira. Sagdira, tay. Ayan, mga kamaster, ito yung i-repair namin, sharp. Anong problema to, ma'am? Juan, itong ano ba, pin? Ayaw na daw lumamig, pero may ilaw naman daw, sabi nila. May ilaw daw pero ayaw lumamig. Tara, i-check natin. Pero nung after audit nito, okay pa. Nung wala pang audit, okay pa to. Ngayon, pagkatapos ng audit, nawala na daw yung lamig. Bukas na, yan, i-check namin yung relay at kasa overload din doon. Baka may kapasitor yan. All your connection lang. Ayan, walang kapasitor, pero madumi. Nabasa siguro yan. Ayan, tanggalin natin yan. Ayan, mga master. Kasi hindi daw lumalamig, pero may ilaw. I-check natin yung overload. Ito yung overload, kinalawang na rin. Ayan, check natin yung overload. Dapat naka-buffer tayo. Yan, nandiyan tayo sa buffer. Ayan, nawala. Ayan, master, tumunog. Ibig sabihin, may connection. Dapat to may buffer siya. Ayan, mga master, sira na yung overload. Then, ito, i-check naman natin yung relay. Dapat may buffer din to, katulad ganyan. Ayan, mga master, wala. Sira. Sira yung relay at kasa overload. Kukuha tayo ng pampalit. Ayan, mga master, ito yung ipapalit natin. Dapat may buffer siya. Ayan, dapat meron siya. Check natin. Bago to yung sa amin. Ayan, meron master, tumunog. Yung sa may-ari, wala, sira. Din ito. Ito yung sa amin, bago. Dapat may tunog yan. Tapos alug-alugin. Pag tuloy-tuloy, ibig sabihin good siya. Ayan, papalitan natin to, baka ito lang yung sira. Yung dalawa. Ito yung ipapalit natin. Ayan, dapat hindi magkabaliktad yung ano, yung wire na pagkabit sa ganito. Dapat isa-isahin mo lang pagbunot kung hindi memorize yung wiring para hindi ka mahirapan. Ayan, ito yung common sa blue. Then ito yung sa relay, orange. Ayan, ito yung ipalit natin. Push ko muna. Ayan, mga kamaster, i-check muna natin yung resistance yung motor para sa sunod pag nag-repair. May finding tayo kung ano ba yung resistance niya. Kung magbago ba sa sunod. Ayan, naka-ohms tayo. Then, ilagay natin yung common dito sa gitna. Then, yung kabila sa gilid, yung starting.
Ayan. Kung makikita natin is 22.4 ohms. Din ilipat natin sa running. Ayan. Ayan, 32.4 yung common at kasa running. Then yung starting at kasa running. Ayan, bali yung sa gilid, starting at kasa running. Ayan, may nakuha tayo na 52.7. Ayan, pagkatapos nito i-connect natin, kunan natin ang amperahe dito sa common, kung tutugma ba yung amperahe doon sa speak nya. Ayan, i-push ko lang. Ayan mga kamaster, sinaksak na namin. Then kinuha natin ang amperahe para malaman natin kung good siya o kung tama ba yung amperahe, kung lumalamig ba o may prion pa. Ayan, iyon natin rito. Ayan mga master, inon ko na. Then observe natin ng may baso. Lalagyan natin dito ng baso na may tubig kung lalamig ba or hindi. Ayan, ito yung tubig, wala pa tong moisture. Ilagay na natin doon, then observe. Ayan, ilagay natin dito kung lalamig ba. Ayan, observe lang natin. Master, buksan na natin yung pinalamig natin na baso na may tubig. Ayan, kung makikita natin, nag-moisture na siya. Oh. Ayan, din dito, nag-yelo na banda. Nag-ilid sa taas. Ayan. Okay na ito mga kamaster. Malamig na. Pati yung sa baba, nag-moisture na rin ito. Hanggang dito na lang yung video na ito. Sana may natutunan kayo kung paano i-repair at i-check yung mga parts. Peace out mga kamaster.